pag hindi magabigay sa tatlong bisis na tulungan, kunin yung branch na yan, ibalik sa Diyos. Kung usapin po patungkol dun sa kaanib na patay, hindi naman po araw-araw may namamatay. Kaya ako ginawang ganito para maramdaman ng pamilya ng namatayan ang tunay na tulong na galing sa kapatiran. Batas na aming lipasuhin, gaya nung sinabi ko. Kaya gumawa po kami ng mga resolusyon upang sa ngayon ay ilatag sa inyo at napagtibay po ng mga chairman at saka ng mga saksi na naririto. Yun po ang aming unang agenda. Kaya babasahin ko po sa inyo ang resolusyon na nagawa namin. Guardian Joint Command, Guardians Unified Command, Resolution Number 1, Series of 2023, June 25, 2023, Resolution of Members, Benefits and Contributions, na kung saan napag-usapan na ang nasabing grupo ng GUC-GJC na ang burial benefits kapag kaanib ay priority at nakapix sa halagang 500 piso. Kaya po napagkasunduan po namin na gawing 500 po, kasi ang nangyayari po, pagka meron po tayong kapatid na namatay, sumakabilang buhay, ibig sabihin, aktibo yan. Kumbaga, yung huling tulong na ibibigay natin sa kanila, ibigay na natin ang lubos kung ano yung kaya natin. Kasi nakikita ko po dun sa mga ipinadadala na mga tulong, may 150, may 250, eh ang laki-laki ng branch, ang laki ng chapter. So ibig sabihin, hindi lahat nagbibigay. So, ipinatupad ko itong 5-bag, ay pinatutupad. Iminumungkahi ko itong 500 kada chapter and branch na mag-aabot ng 500 sa kapatid na pumanaw. Ito po ay manggagaling sa pondo ng kada branch o chapter na kung saan para mabalik ito ay siya na ang bahalang kumulekta sa kanilang mga kaanib. At kapag asawa, anak ang nakumpain ay mayroon itong matatanggap sa halagang 250 piso. Ito yung 250, yung tinatawag natin na regular na tulong, yung saklaw. Saklaw ng tulungan. Halimbawa, ang anak, ang asawa, nagkasakit, nakumpain. So, di ba ipapasa ang ID ng kaanib, papadala ang reseta, at saka yung picture na siya ay naka-confine. Nakapaloob din dito yung mga nararapat gawin, yung kagaya nung sa ID. Dahil dati na naman itong ipinatutupad. Kapag expire ang ID, pagka ito po ay na-approvean mamaya, lahat po ng expire na ID nahihingi ng tulong, hindi po makakahingi hanggat hindi sila nagpaparenew ng kanilang ID. Kasi ang daming mga sumisilip din na bakit si ano, bakit si ganyan. Kailangan ilagay natin talaga kung ano yung batas, yun ang sundin natin. Wala tayong sisinuhin dito para fair. Baka sabihin, meron tayong pinapaboran, may kinakampihan. Nung nakaraan naman, nakita nyo sa ating tulungan, may mga sabit. Lahat po sila dumaan sa akin. Lahat po ay nakikusap. Kahit yung mga sumita, may pinasa rin sila na may sabit din. Ang sabi ko sa kanila, sige, pagbibigyan ko ngayon, hanggang 24 lang. Pero sa 25 at na-approve, napirmahan na ang resolution, pasensyahan na tayo. Yung batas na ang ating ipatutupad. Ito po ay mungkahi po lamang. Kung sakasakali pong ito ay ma-approvean, mamaya po magkakaroon po tayo ng pirmahan at yung mga witness po, papipirmahin din po natin para maisabatas natin. Kung sakaling merong tumira sa atin, may sumisilip, ipapakita po natin kung ano yung napagkasunduan. Kagaya po nung mga wala rito, yan ang madalas, yan ang mga ma-question eh. Yung mga hindi umakaten, hindi nag-aabot, yan ang mahilig, sumilip sa mga gawain natin. Na kung saan napag-usapan din ng grupo ang tungkol sa love offering
Katulad ng expired ang ID ng membro, ito ay matutulungan lang depende sa voluntaryo na contribution ng nasabing membro. Yung love offering, ito ay mangyayari na lamang sa branch. Di ba, may branch kayo. And then sa chapters. Doon na lang kayo makakahingi ng love offering. Wala na tayong love offering sa national. Kasi nabubugbog tayo masyado. Yung love offering, doon na lang sa nasasakupan. Na kung saan napag-usapan na rin ang tungkol sa miyembro na mayroong karamdaman ay maaari lamang silang umingi ng tulong sa kanilang branch. Na kung saan napagkasundo ng grupo na ang nasa itaas na nabanggit na napag-usapan ay pinagtitibay. Nalutas bilang nalutas dito na ang benefits member ay may 500 kapag kaanib mismo ang namatay. 250 kapag na-accompany ng asawa, anak, miyembro, at ang love offering, katulad yan ang nasabi, eto pa, yung sasaklaw, liliwanagin uli natin ha. Kapag ang miyembro ay binata, ang saklaw sa tulungan, yung kanyang magulang, at saka yung kapatid na mga single. Single ha, ang kapatid mo na may asawa, hindi pasok yan. At doon naman sa mga kaanib na may mga pamilya, ang saklaw lang yan, asawa at anak. Hindi na saklaw ang magulang. Okay, ito pa na. Ito sa mga chairman po na may mga hawak po na grupo na maliit pa lang. Now, doon sa 55. Ito po'y akin lang ha, baga sabihin nyo. No? Pero isipin nyo. Doon sa 250, ako kasi kasali ako sa lahat po ng CC. Paminsan, may DC ako na rin kasali. Paminsan, ang 250 po, sa malawakang samahan, kung iisipin natin pa rin nagiging negosyo ng isang pamunuan. Alam niyo kung bakit? 250, ang koleksyon, lalo na yung siya lang ang chairman doon sa may power, pagkabigay niya ng 250, wala pa ng 250 na bibigay. Ano binibigay? 150. Magbigay siya ng 150, 100 siya na nakasubaybay na subaybayan niya. 150, magbigay ng 100, mangulit ka siya sa members niya. 50, 100, bumayang bigay ng 50. Mas parang kumita pa yung isang chairman. Kaya para sa akin, ako, sa atin lang to ha, huwag kayong susunod sa akin ng decision. Ang akin po, mas pinakamaganda kunin ng GUC officials ang strength ng kanyang pinaghahawakan at individual kung maaari. Yun ang pinaka-depist na. Sa akin lang. Pero sa inyo, kasi tulad po ng marami, total ang ating usapan, 20 pataas. Noon, ngayon, hindi ko alam. Ngayon, 250 pa, tapos 500. Ang tanong, kaya-kaya. Kayo po ang aga-isip, akin lang po ito. Pero para sa akin, mas individual kunin ng GUC ang strength ng bawat pinaghahawakan. At yun ang karapat-dapat-dapat ko. Kasi paminsan, ito nagbigay si Pulsio Pilato. Nagbigay si, ilagay natin kay Caliber 45. Nagbigay si 100. O kung sino-sino pa ng mga natakataas. Tapos maniningil siya sa kanya mga miyembro, 50, may tulungan naman tayo sa GC niya. Tulungan tayo, magbigay. Tapos nagbigay ng 100 itong tao na to, kumita pa siya kasi hindi malinagay niya ang mga pangalan nung nagbigay ang tao. Samantalang kung individual, 20 kay CID, 50, all clear. Ngayon, inilista mo lahat. Yung hindi tagabigay na miyembro, recorded mo rin, aram mo rin. Kaya para pag nagkaroon ng tulungan siya, hindi, bahala ka sa buhay po rin. Opo, doon yung mapupunta sa love offering. Para lang po sa akin, huwag niyo susundin yung ano ko. Para lang po sa akin yung pinaano ko lang sa inyo kung alin kayo doon. Sa 250 ba? Or 500 pag mamatay? Okay, siya. Opo. Ito sa akin, may tanong ako kay Rex. Yung bang sinabi mo nga magbigay ang member na mamatay, obligado 500. Trans. Nung nakaraang pagpupulong po kasi, inihain ko po ito. Marami pong nag-approve. Kaya inilagay po natin sa papel. Mamaya na sa kutin, matapos ng tanong ko. Pag mamatay, 500. Yun namang member sa pamilya, pag magkasakit, 250.
paano yung mamatay lang 500 yung mismo member, tapos paano kung mas hospital siya, wala siya doon. Wala naman yan po. Eh, ganito po yan. Siyempre, magkakaroon naman to ng biglaan. Halimbawa, pwede siyang na-hospital muna bago namatay. Pwede namang namatay agad. Pag nasa hospital, magbibigay tayo ng sinasabi natin na 250. O namatay siya, magbibigay tayo 500. Kasi ganito po ang nangyayari, ano po. Kaya ako po sinabi na 500. Tayo po, mahirap talagang maningil ng satulungan. Isang problema natin yung satulungan. May mga na-encounter na ako sa mga naikot ko. Ang ginagawa nila, isinasama na rin nila sa pagbibigay ng butaw. So, ibig sabihin, may hawak ka na pangbigay sa tulungan. Pag may nangailangan, babawas ka lang dun eh. E dyan may tira pa. Hindi yung kada may hingi ng tulong, iikutin mo lahat. Kawawa naman yung ating tagasingil. Marami nang gumagawa niyan. May mga sariling hawak na sa tulungan. Kaya ako naman sinabing 500 kasi si CID rin, pag tayo nagse-seminar ng tao, ilan nang ano, tigbe 20-20 lang, kwentahin mo. Time is ano, di ba, anong lalabas sa 40,000? Nakakahingi ba tayo ng 40,000? Hindi naman. Kaya nga ginagawa natin, inilalagay natin, legal naman eh, pag sila nangailangan, ganun din na ibibigay natin. Pare-parehas to. Tsaka nakalista kung sino ang hindi nagbigay. Para pag sila hindi, pag sila nangailangan, huwag sila magtatampo kasi hindi sila nagbibigay. Okay, medyo respect. Ibig sabihin ba yan, 500 nga ibigay, saan kukunin yan? Sa pondo? Sa samahan? Halimbawa nga, walang hawak yung sa tulungan, kukunin sa pondo, kukulektan sa tao. So may nakareserve siyang pera. Pag may humingi uli ng tulong, may pang-abot uli siya. Kasi ang nangyayari naman kasi sa butaw, kagaya sa kobra, pag naningil ng butaw kasama tulungan, diba? So ibig sabihin, may stock na pera sa kanila. So pag may humingi ng tulong, may pang-abot agad. May humingi uli kinabukasan, may pang-tulong agad. Hindi yung may humingi ngayon, may bus, ikot ka ngayon, ikot ka bukas, ikot ka na isang araw. Kaya may hawak, may nakareserve sila. Ganito yan. Ayon 500 kunin sa pondo. Kung walang hawak, pwedeng kunin sa pondo. Para mabilisan kasi nangailangan niya eh, di ba? Sa amin, hindi nawala yung pondo namin. Ang ibig ko sabihin noon, pagtapos bigay, alimbawa, ako ang naghawak sa pera, ibigay ko 500. Napaiabot doon sa tulungan. Opo. Eh paano naman sila magbigay ulit sa tulungan? Yun, sinabi ni Sir Thompson nga, kumita pa. Hindi. Tayo po ay magkakapatid. Isa ang pakay natin. Huwag tayong mag-iisip ng masama sa kapwa natin. Isa po yan sa isang magiging dahilan ng pagkakawatak-watak natin. Kung siya po ang pinagkatiwalaan natin na tresurera, tresurero, pagkatiwalaan natin, huwag tayong mag-isip hanggat wala tayong nakikita na dapat na ibalik sa kanya. Ang ibig ko sabihin, bawat membro sa atin, mag-abot yung 20 o 30 man o 50. Ibig sabihin, pag malikom yun, ibalik doon si pondo yun. Oo, gano'n. Sa pondo. Papalik yun. Ang mangyayari pa kaya, susobra pa yun. Sa pondo. Tama yun lang alin. Okay. Saan kayo doon? Doon kayo sa individual or doon sa kahit maliit ang grupo nyo? Magbibigay kayo ng 250. Wala na pong makikita sa GC na ano, kasi ako makikipagsabayan na lang ako. So nang may abot, abot ako sa'yo. Doon ang makisabay sa iba. Para mapasok yung doon sa, ano, sa cobra, sinabay mo sa cobra. Nandun yung turaw ko. Opo, ito yung ano, ito yung option. Paano itong mga brands na kung individual naman, maliit, paano itong brands na maliit, hindi nga kaya magbigay. Ano ang mangyari dyan sa kanila? Halimbawa, ilagay po natin ang bawat tulad po ng alliance or division, coalition, mayroon po yan 10 branch. Tapos ang iba, inaangkin na ang branch, hindi manilang mga kampanan. Tama? Nakuha nyo? Alam nyo, PTGS, GMR. Halimbawa, ilagay natin wing division. Dapat doon kunin ulit yun. Hindi na pagamit sa kanila.
Kasi hindi Manila lampanan. Kasi ako, ito yung sitwasyon na bumaba ako ng Maynila, ako lang mag-isa nag-report sa UGB. Ang batas po ni ano sa Damayan, ni BFG Abraham, 500 talaga. Pero noon may tao na ba ako na kasama para magbigay? Wala. Ang ginagawa ko para hindi mawala ang GUC at GI-20 noon, galing sa bulsa, ang 500 lagi. Alam mo yan nila PCG Engine, inabutan pa yan. 500, abot ko na yan. Ganun ako, tama yung sakay, fresh. Pero ang tanong natin, kaya ako nagtatanong sa mga chairman natin, kaya nyo ba yung 250 pag na-confine at 500 pag namatay? Huwag kayong mahiya kasi pag ganito, ganito po yan, ano? Yung usapin po patungkol dun sa kaanib na patay, hindi naman po araw-araw may namamatay. Bago may namatay, siguro may ipon na yan, may alat na budget na kayo, may butaw na kayo, may, di ba? Ba, may namatay ngayon, hindi naman, kung kayo eh, lima lang kayo, edi kung nakalagay eh, 500, so, sacrifice, tigo 100 kayo, eh, walang namatay, ilang harapan parol walang namatay, o, di may punto kayo. Okay, sir, pwede ba magsalita? Opo, lahat po, pwede magsalita. Ang hangay namin sa, ano, hindi kong kalakihan, alam po ninyo yun. Hanap buhay doon, kawayan, steak, buho, lahat yun ang hanap buhay. Sa sinabi po ninyo, ang namatay ay 500 po. Paano kung doble ang namatay, 1,000? Sa member natin, sa dami natin. Paano kung nakasabay ang dalawa? O tatlo, hindi mo natin... 1,000, hindi nahabot yan. What? Okay. 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 Ang transyo pa doon, ang transyo pa doon, tatlo. Tatlo. O, di 3,000 na bibigay. 3,000 na bibigay namin. Kasi tatlan, Cobra 2, Cobra 4, Cobra 5. Ano ba ang Cobra 5? Ganito po. Ang amin po... Cobra 2, ba? Sino Cobra 2? Adan. Ano, magbigay ng opinion. Cobra 4, ano ba, sekretary? Ano ang gusto nyo? 500 na namatay? At ang 250 ang na ano para pag napirmahan kasi yan magkakasala po kayo napirma yan matapos na yan walang pwedeng bumali dyan doon sa inyo kaya nyo na pag namatay magbigay kayo ng 500 katanungan lang po ang ano namin katanungan lang kasi ganito po yun naunawaan ko ang inyong sinasabi kasi kayo ay nakarating ako sa lugar nyo ang sa akin po kaya ginawa ko ito. Pinag-usapan po namin to. Ang aming layunin ay makatulong sa kapatid, hindi pahirapan. Hindi ko ito binabasa, nilalatag sa inyo para pahirapan ang grupo nyo. Paano kung sa inyo nangyari to sa grupo nyo? Edi, kung konti nga kayo, malaki na tanggap sa national, edi ang laking tulong sa kapatid nyo. Kung pwede rin nating pag-usapan, paglalatag lang naman pwede nating bawasan yung 500, babaan natin. Yan ang ibig ko sabihin, sir. Kaya kami kaya ako ginawang ganito para maramdaman ang pamilya ng namatayan ang tunay na tulong na galing sa kapatiran. Sir, kaya na po natin sa chairman na okay. Bago natin pag-usapan yung 250 at saka 500, dinamit ko muna kasi may narinig ako sa'yo kanina. Central branch ba yan? Or pati internal branches? Ang kusino yung... Kasi kung central branch ka, yung flag, halimbawa, ako lang magbibigay ng 500, mamulitan ako sa mga tao ko. Kasi, mayroong kayo nabanggit na chapter. Paano yun? Yung internal branches may chapter na sinasabi nyo? Internal. So, internal branches, may nag-acknowledge as chairman. Oh, may presidente. Ano ba natin palabasin dito? Kasama ba sila sa 500? Kasama. Para malinaw, ha? Kasama. Kasi, branch and chapters. Kung central branch, ang pag-usapan, ako lang ang magbigay ng 500. Kasi, lang lang ang dala ko, eh. Pero kung isama ko sila, marami kaming makukulitan ng pera. Sobra. Kasi, sa layas pa lang, 500. Kaya nga nakalagay, branch and chapters. Kung maaprubahan man, ha? Kung maaprubahan man po yan, ang central branch, doon lang siguro sa ano, ang internal niya, wala nang pakialam ang GUC. Tama? Linilinaw niya. Halimbawa, PGTFBII, nagbigay ng 500, walang pakialam noon ang internal. Ang problema dito, yung nasa loob ng GUC, na gustong maghari o gustong maging chairman
Tapos kumuha na ng branch. Tapos hindi kaya. Tuwan nyo, hindi ko sabihin. Tulad ng ito, internal, na DUC. Ang tanong, bilang chairman ng USA, kaya po yun. Kaya niya, okay sa. So, yan na pa yung internal, na DUC. Lalo kaliit yung kanya, pero okay siya. Si CJ Piplari, ah, sobrang kaya. Ang iba nga hindi kaya. Sa akin, hindi ko kaya. Ha? Hindi kaya. Siya, hindi kaya. 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 Internal kasi yan ang pilar. Maripawasan pa rin. Ikaw, sa City? Hindi ko rin kaya. Hindi kaya na City. Hindi kaya ang 500. Bawas tayo. Kasi kung sasabihin nyo na hindi kaya at nag-majority yung marami na pumayag, alam mo namang hindi kayo isali, kapatid. Senyor Smith, ano? Para sa akin, ito ay opinion ko lang din. Para hindi mabigat at magaan lang sa pakiramdam natin pagdating sa din yung sa 200 na araw. Hindi natin babaan. Pero nagdidepende na din sa atin. Kung for example, gawin natin 250 yung hospital, tapos 400 yung nakayan. Pero kung magaan sa loob natin na mas idagdaga, gagawin pa natin 1,000, eh mas maganda. Diba? Kaya nga yung pero yung individual na mula sa may mataas. Senyor Smith po. Kaya nga ang ginagawa natin is para maging parehas. Na pinapanukala ngayon yung para maging ang bawat grupo, maliit man o malaki, may pinaka base talaga na halimbawa kung may hawak ako, ang hawak ko'y wing. Ito yung 500 ko, may kuta. Kaya tinatanong natin ang mga na may hawak. Kasi ako sa totoo lang, hindi pa ko kaya. Kasi ako kahit walang trabaho sa UGB, pag sabi, bulot ako para sa aking GUC. Pero yun, yun, individual kasi, natulungan, ang karamihan dyan, hindi man magbulot. Walang problema kasi may opsyon ang nasyonal dito. May opsyon ang mga opisyalis. Ito si PCGS Tamson. Hindi nagbibigay. Dumating ang panahon, humingi siya ng tulong. Hindi wala ka rin mabigay. Doon ka sa lapu-upiring. Kung mayroon kang kadikit na talagang tapat sa'yo kasi, ibigyan ka. Senyor Respect po, pwede po magsalita. No? Noon, na-aprobahan di ba individual 50 sa namatay? So, siguro sa isang chapter, hindi naman nabubuo siguro kung hindi 15 katao or 20. 12. O 12. Sa 12, sa 50-50, 600 na yun. Pero nagpatupad yun. Kinaya pa rin. Siguro yung 500 na yun, napakal, medyo kaya talaga. Kinaya. Marami na nilabigay dyan. Ito na lang, pres. Ito yung pinaka-solusyon. Ipasok nyo ang 500 pagpatay, 250 ang patay. Pero pag hindi ba i-report, kunin yung branch na GUC. Kasi, sige lang rayabang hawak ko, bigit, kawak ko, wala man siyang naabot. Ha? Panukala nyo, tapos ang gagawin natin, pag hindi makapag-report, balik sa GUC yung branch. Ganito rin, no? Bilang, supportan kayo sinabi ni CID, no? Sino naman po ang pumapabor sa sinabi ko? Tapos po ang kamay sa pumapabor. Let's proceed to protection. Pumapabor. Sa iyo, kamay. Yan yung pumapabor. Yung 500. Okay, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 500. I think majority wins. Basta patay, patay. Ngayon. Sa atin naman kasi kung okay na. Basta patay. Aprobado na, nakanoted na. Noted na, sir. 250, ha? 250 pag na-confine. Kompleto. Kompleto ano yan? Kompleto. Kompleto papeles. Wala yung ano. Wala yung mali. Yaga ka sa yung branch na yan, i-report natin sa UGB, tapos hindi mo mang kaya ang kampanan. Tama yun. Tama?
Tama po, Brad. Kukunin na ano. Ito pong aking inilalatag, hindi po ito sa pilitan. Kung sino lamang po yung pumapabor. Kasi hindi po kami ang masusunod dito.